Leave dogs alone. Yan ang apela ng COMELEC spokesman James Jimenez matapos mag-viral ang isang larawan ng aso na dinikitan ng campaign sticker ng isang local candidate. Tanong ni Jimenez, bakit kailangan pang idamay ang aso sa politika? Kinundi na naman ng ilang netizen ang kumalat na larawan na nila'y tila isang act of animal cruelty. Hindi malinaw kung mahaharap sa sanksyon ang kandidatong nasa larawan. Facebook friends, natagpo ang patay sa loob ng selda ang isa sa dalawang suspect sa pag-massacre sa mag-ina sa San Jose del Monte, Bulacan noong isang linggo. Ayon sa SJDM Police, nag-suicide sa custodial facility ang suspect na si Joselito Cortez. Giit nila, walang nangyaring foul play. May iniwan daw na sulat si Cortez kung saan humingi siya ng tawad at sinabing nagsisisi siya sa ginawa. Sa halip na Joselito Cortez, Joselito Lumba ang ginamit niyang pangalan sa umano'y suicide letter. Pinatay umano ng suspect ang mag-ina para nakawa ng cellphone na naisanla niya sa halagang 200 pesos. Maliban kay Joselito, naaresto rin ang kasabwat niya umanong si Wilson Cortez na nakakulong pa rin ngayon sa custodial facility ng San Jose del Monte, Bulacan, PNP. Hinamon ng Malacanang sina dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno at ang Philippine Center for Investigative Journalism na magsampa ng reklamo kung tingin nila ay may ill-gotten wealth si Pangulong Duterte. Kasunod po yan ng paghimok ni Sereno sa Pangulo na ipaliwanag ang paglago ng yaman niya at ng kanyang mga anak na lumabas sa report ng PCIJ. Ayon kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, naghain naman si Pangulong Duterte ng Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth at hindi naman hinihingi ng batas na ipaliwanag ng opisyal ang paglago ng income kung meron man. Daanin na lang daw ni Sereno at ng PCIJ sa pagsasampa ng reklamo, imbis na gamitin ang media para gumawa raw ng intriga at pagmukhaing masama ang Pangulo at kanyang pamilya. Hindi na kukumbinsihin ni Davao City Mayor Sara Duterte ang kapatid niyang si Paolo na ipakita ang kanyang tattoo sa likod na naglilink sa umano'y illegal drug trade. Ini-invoke ng presidential daughter ang right to privacy, maliban na lang daw kung iutos ito ng korte o ng judge. Bumwelta si Mayor Sara matapos hamunin ng ilang senatorial candidates si Paolo na ipakita nito ang kanyang tattoo. Yan ay kasunod ng pagkalat ng video na may title na Ang Totoong Narcolist. Dito, pinangalanan ng nagpakilalang Bicoy si presidential son at dating Davao City Vice Mayor Paolo na umano'y sangkot sa illegal drug syndicate. Nauna nang sinabi ni Paolo na imbento lang ang paratang. Mainit na balita rin, sizzling hot and sexy naman si Nakapuso stars Derek Ramsey at Andrea Torres. Sa Instagram, ibinahagi ng dalawa ang kanilang picture habang sinushoot ang GMA Summer Shows 2019 na basta't ka-summer kita. Hindi lang netizens, kundi maging ang ilang celebrities nagulat sa sexy chemistry ng dalawa. Kabilang sa mga humanga sa bagong love team, ang ex-girlfriend ni Derek na si Solen Youssef. Like owner, like pet naman ang peg ni na Heart Evangelista at aso niyang si Panda. Sa pinakabagong video blog entry ni Heart, bumida ang kanyang special fur baby. Minsan ang naging trending topic ang Aspen na si Panda dahil sa pagiging kikay at fashionista nito katulad ng kanyang mommy Heart. Yan ay matapos siyang makitang may suot na scarf mula sa isang luxury brand. Pero hindi pa riyan nagtatapos ang pagiging special ni Panda. Naging subject din siya ng pinintang book cover ni Heart, may sariling merchandise at may ilang self-portraits sa bahay. Bukod sa paglalambing kay Heart kapag day off niya, shopping buddies din sila ng aktres. Ginugunitan natin ngayong April 9 ang Araw ng Kagitingan. Ano ba para sa inyo ang ibig sabihin ng kagitingan? Para sa isang netizen, ito ang pagbubuwis ng buhay para sa bayan. Yan din ang pananaw ng isa pang netizen na nagsabing araw ito ng mga taong nakipaglaban para maisaayos ang ating bayan. Ang isa namang nagsabing magigiting ang mga tapat sa bayan, tungkulin at serbisyo. Sila raw yung mga taong inuuna ang kapakananang sambayanang Pilipino. Kayo mga kapuso, ano pong masasabi nyo? Feel free to comment below. At para sa ibang top stories for the day, visit our website and social media pages.
Maraming salamat sa pagsama niyo sa amin via Facebook Live. Ako po si Rida Reyes. Click the share button now.